May mga sir, bali ito, may motor na pinagawa sa atin. Bali, magpalit ako na starter mga sir, sira yung starter. Nasira kasi, ano, nalagyan ng battery na mataas ang amperahe. Yan, nasunog. Yan. Ito yung pamalit mga sir, yan. Bago. Yan. Bali, ito yung nakalagay mga sir, yan. Yan. Nung una mga sir, yung problema lang nito, ano, ayaw mag-start sa push start, tapos matigas din paanda rin yung ano sa kickstart. Yan, tapos nawala ng power nung sigihan isubukan ng mayari ng fast starting. Nakita ko dito mga sir yung ano, yung kaya siya walang nawala ng power mga sir nung tinitesting ng mayari. Kasi pumutok pala ang fuse dito. Yan. Yan. Pero may ano na yan mga sir. Bago na yung fuse niyan kasi pinilitan ko na. Yan. Yan. Nag-hard start siya nung una mga sir nung ginagamit siya ng mayari. Tapos katagalan nawala na talaga ng power. Yun pala itong fuse dito putok. Pero bago na yan, natapong ko na yung ano, naipalitan ko na kasi mga sir. Ito bago na yung fuse mga sir nilagay ko. May power na siya. Ayan mga sir. Natin susi yan. May power na siya mga sir yan. Bali, nung nilagyan ko na ng fuse mga sir, ginawa naman ng mayari. Naglagay siya ng ano, ng battery na iba. Kasi ito, lagi nalulubat to. Bago daw to pero lagi nalulubat eh. Kaya ang ginawa niya, nagpalit siya ng ibang battery. Hindi ko alam, battery pala ng e-bike yung nilagay niya. Mas mataas ang amperahe nun mga sir yung nilagay niya. Kaya nung pina-start na ito, umandar naman siya mga sir nung una. Tapos nung i-testing na, pangalawang i-testing na, doon na. Nasunog na siya. Nag-init yan. Nalusaw yung ano mga sir yung plastic na naka balot dun sa ano sa armature sa init kasi panilubat to eh, nilagyan na ng battery ng e-bike, mataas ang amperahe, yun nalusaw to. Kaya ngayon napabili siya ng bago yan. Kakabit ko to ngayon bago mga sir kasi may ayusin tayo dito eh. Ay, yung minor niya kasi pawala-wala. Okay, pero kailangan mapa-start ko muna 'to. Yan, isalpa ko muna 'to mga sir yung ano, yung bagong starter dito. Dito 'yan nakalagay. Eh mga sir, bali na ikabit ko na yung ano, yung starter ayan. Salpak na 'yan nandiyan. Ayan. Yan, nakasalpak na yung bago. Ito yung luma. Bali, i-testing ko na mga sir na nakakabit na yung ano. Testing ko na kung ano ito. Yan, may power na siya mga sir. Start na muna natin. Yan, hard start talaga siya mga sir. Yan. Mamaya, ngayon mga sir, check ko yung carburetor niya kung ano. Anong problema kasi hard start siya, tapos pag ano kung walang problema sa carburetor check ko rin mga sir yung ano yung ignition coil. Pag walang problema sa ignition coil sa punta tayo sa CDI mga sir mamaya mga sir update ko kayo pag ano kung anong problema nito bakit hard start siya. May crank na siya mga sir eh. May crank na siya. Kaya lang ayaw niya mag-start. Maya mga sir, update ko kayo mga sir. Yun mga sir, bali ito yung update sa motor na pinagawa sa akin yan. Tinanggal ko yung ano yung kanyang carburetor yan. Medyo nahirapan nga ako magtanggal dun mga sir sa yung isang tornilyo dun. Kasi yan, nasa
Sulok eh, ano. Hindi ko kasi matanggal to kasi kung anong may ano, nakaano yung sidecar eh. Yan, hindi ko matanggal tong plastic na to. Kung natanggal sana, dali sana tanggalin yung carburetor, yung tornilyo doon. Yan, dyan. Yan, o. Oh. Yan. Hirapan ako magtanggal dyan, mga sir, kasi ito, nakaharang kasi yung plastic na yan. Bali, ito, mga sir, kinalas ko. Tinanggal ko yung ganun, mga sir, yung ito. Itong, ito yung, ang tawag ito, low jet. Tapos ito namang isa, high jet. Ito kasi yung kagana, mga sir, kapag ka naka-idle lang yung ano, yung motor. Ngayon, barado siya, mga sir, wala. Kahit binugahan ko ng binugahan, hindi makalabas yung hangin dito. Kaya pala pag ano, mga sir, pag binit, nandar na siya, mga sir, pag kaya lang kailangan i-choke. Tapos pag binitawan ko yung gasolinador, namamatay. Wala siyang minor. Tapos ito, tanggalin ko rin to, mga sir, kasi baka marumi na rin. Pero yung pinakaano talaga yung ito, barado kasi yan, kaya wala siyang minor. Ito walang ko gumana kasi pag piniga yung gasolinador, nandar naman siya tuloy-tuloy. Kaya lang pag binitawan, hindi gumana yung low jet to, yung para sa minor. To yung gagana dapat, mga sir, pagka naka-minor lang. Dadaan dito yung ano, yung gas papunta sa carburetor para hindi mamantay yung ano, yung makina. Ngayon dito, subukan ko muna tong ano, kung anong paraan gagawin ko dito na matanggal yung bara. Wala eh, kahit binugahan ko nito, mga sir, hindi nga makatagos. Ito, gumamit ako ng RC1. Hindi siya makalusot dito, mga sir, kasi barado. Ngayon, update ko lang kayo, mga sir, pagka ano, pagka napandar ko na siya ng maayos na. Yan. Dinukot ko lang siya, mga sir, kasi hindi matanggal tong ano eh. Ito, yung kaha niya. Nakaano kasi yung sidecar, ayan o. Tinamad na akong tanggalin yan, mga sir, kaya dinukot ko lang to. Yan, ito lang yung problema niya, mga sir, kaya wala siyang minor. Yung low jet niya. Ito yung high jet. Yan. Tanggalin ko rin to. Tignan ko kung wala nang dumi. Linisin ko na rin. Yan, ito yung gasket niya, mga sir, ayan. Yan. Ito, may gasket din siya dito sa loob. Kaya tuyo-tuyuan nyo yung ano, mga sir, yung intake niya. Walang nakapasok na gas pagka naka-minor. Mapapasokan lang siya ng gas kapag ka binirit, mga sir. Ito, dito yung ano, ito yung gagana pagka binirit. Yan. Pag di-revolusyon, dito gagana. Pag naka-minor, gagana dapat yung ano, small jet, low jet. Yan. Ito yan nakalagay, mga sir, ayan. Sa butas na yan. Tagus yan dito dapat. Pag naka-minor, yung gas na dadaan galing dito, tatagus dito. Puno nga yung baso niya, mga sir, ano? Puno kanina. Kaya lang, nagtaka ako, ba't ano, walang minor. Kaya nag-decide na ako na buksan to, mga sir, itong carburetor niya. Update ko kayo mamaya, mga sir, pagka okay na. Daming dumi nga rin dito, mga sir, eh. Yan. Nung pagtanggal ko kanina, siniritan ko na nito para mawala yung dumi. Ito, linisin ko rin. Update ko kayo, mga sir. Yan, mga sir, bale ito. Yan, effective naman pala yung ano, yung ginawa ko sa ano, yung pagbaklas ko ng carburetor. Bali, nakuha din sa tsaga yung ano, yung low jet niya, natanggal din yung bara. Bali, ininitan ko yun ako sa kalan, tapos siniritan ko rin ito, RC1. Yan, tapos sinusundutan ko rin ng ano, yung gahibla lang na ano, na alambre, nawala na. Yan, ganito lang, mga sir, yung ano, pinantuso ko dun sa low jet. Yan. Yan, gahibla lang. Tapos, ayan, buti sa katagalan namang sundot, tsaka pinainitan ko rin ng ano, ng dun sa kalan, natanggal yung bara. Ayan, ayun,
wala na yatang gas. Yan, yan mga sir, oh. Kahit bitawan ko siya, wala na, hindi na siya namamatay. Yan. Naanda rin yan mga sir. Maganda pa yung ano, maganda pa yung response ng RPM niya, oh. Parang maganda hatak nito pag natakbo to, eh. Kaya lang hindi pa mapatakbo ngayon kasi flat pa, eh. Na ilang buwan kasi itong nakatambay, eh. Yan, oh, flat pa. Matisting bukas. Yan si kuya, oh. Yan. Si kuya yung may-ari nito. Yan, pinasubukan niyang paggawa sa akin. Kasi nahirapan kasi si kuya dito sa ano, sa kickstart. Kaya pinagawa niya sa akin, pinabuhay yung ano, yung sa push start. Yan. Yan, one click siya mga sir. Hindi na si kuya mahirapan na ano, hindi na mahirapan magpadyak-padyak pa sa ano, sa dito sa kickstart. One click naman yung push start niya, eh. Nice na mga sir. Ganun lang pala. Pag nangyari sa motor nyo, yung ano, yung nawala ng minor, pag binitawan yung gasolinador ay namamatay. Subukan nyo lang na ano, na linisin yung ano, yung jet sa loob dito. Yan, sa carburetor. Kasi kung malakas naman yung labas ng kuryente sa high tension wire papunta sa spark plug, ibig sabihin nun, gas lang talaga ang problema doon, walang makapasok sa intake. Dito 'yon sa may ano, sa loob nitong carburetor, sa jet niya. Barado. Ganun lang mga sir, maraming salamat.